Hi guys, welcome back to my channel. As you can see, bagong ligo ako. And I just want to share to you yung bath routine ko. Although, naligo na nga ako, syempre hindi ko na ipapakita sa inyo paano ko naligo. Pero, pagkito boses ko. So, kapag bagong ligo ako, lagi ako naka-hair turban. Kasi alam niyo guys, kahit maiksim buko, ang tagal niyang patuyin, yung talagang basang-basa siya, hindi ko alam. Pinupunasan ko naman siya maigi, pero kumbaga, nagdi-drip talaga yung water. So, ayan, naka-hair turban ako palagi. Kaya, pag umuwi ako sa Pilipinas, gustong-gusto ko kasi ito, Aquazorb yata ito. So, lagi akong bumibili ng maraming ganito, tapos sinuwi ko dito sa States. Ayan, start na tayo. So, syempre, bubuksan yung shower. Mahilig ako maligo ng lukewarm water. Kapag malamig yung water, yung kuko ko sa paa, nagiging violet. Nagkukulay violet siya. Kaya talagang ano, ibig sabihin giniginaw ako ganun malamig. So, kailangan lukewarm water yung panligo ko. Tapos yun nga, babasahin ko yung hair and then I use this one. Ayan, nakalagay scalp scrub. Ayan, scalp scrub. So, ito, hindi ko naman araw-araw ginagamit. Ginagamit ko itong scalp scrub at least once a month. Kasi hindi naman ako gumagamit ng mga hair products na gaya ng hairspray or ano. So, yun nga, para lang matanggal ko naman yung build-up ng conditioner and shampoo sa scalp to avoid dandruff, kanyan. So, nag-scrub ako sa aking scalp. So, ito ang tawag niya, scalp scrub. Ayan, o, diba? Hindi lang body ang may scrub, tsaka yung face. Meron din sa ulo. And then, after that, alam mo, sa totoo lang ito, pag nirinse mo na, kasi, syempre, pag ni-scrub mo ganyan, iririnse mo siya. Pag nirinse mo siya, lambot-lambot na ng hair mo. Parang hindi mo na kailangan mag-shampoo. Pero, syempre, kailangan mo mag-shampoo. Para yung di mo na masabi kung may natira pang mga maliliit na beads yan. Kasi para rin siyang body scrub na ano eh, na may mga parang beads. So, kailangan mo rin i-shampoo yung hair. Kahit na feeling mo lambot-lambot na ng hair mo. Ganyan. So, ako pagdating sa shampoo and conditioner, kahit ano ginagamit ko, hindi maselan yung hair ko when it comes to products. Kasi yung hair ko, talagang ano siya, talagang straight and ayun nga, shiny. Lagi nga akong tinatanong sa parlor pagka ano, kung nagpariband ako. No, wala akong pinapagawa sa hair ko. Kuminsan na lang, kapag nasa Pilipinas ako nagpapa treatment ako ng hair, pero kapag nandito ako sa States, kalimutan ko ilabas. Where are you? Ito ang ginagamit ko. Pantene Pro V. Ayan, basta yan. Hindi ko na naman siya mabasa. Ayan. So, ito yung parang pinang treat ko sa hair ko. At least once a month. Kasi nga, hindi naman nga ako gumagamit ng kung ano-ano sa ano. Hindi rin ako gumagamit ng blow dryer. Bihira ako, may blow dryer ako pero bihira ko siyang gamitin. So, ito, ginagamit ko siya at least once a month yung hair mask. Kapag ka nag-hair mask na ako, automatic magbabody scrub na ako. Kasi kumbaga, yun yung ano, pinagsasabay ko sila para hindi ko kalimutan kung kailan ako nag-body scrub o kailan ako nag-hair mask, yan, ganyan. So, ito, hair mask. After ng shampoo, instead of conditioner, ito yung nilalagay ko. Tapos, nililib ko muna siya sa hair ko and then, magbabody scrub na ako. So, moving on, talking of body scrub. So, ito, this is from Bath & Body Works. So, ito yung, ganito yung mga ginagamit kong body scrub. Dati, ang mga binibili kong body scrub, yung nasa tube. I'll show it to you. Ayan. Ito rin from Bath & Body Works. Paubos na siya. Ginamit ko siya nung dumating ako from California. So, ito. So, ito mga ganito, mas prefer ko kasi yung nasa jar na. Kasi, ito mga to. Siyempre, may matitira pa. Ang ginagawa ko, ginugunting ko.
Kinukuha ko pa rin yung laman. Kaya ayoko mong bumibili nung yung nasa bote na ano, kasi yung nasa bote, alam mo, basagin mo para makuha mo pa yung mga natirang laman. Di syempre, baka mamibubog na yun. So, ito, yung mga ganito, yung mga may tube-tube na ganyan, kahit sa facial cleanser, basta anything na pwedeng guntingin. Ginugunting ko to, talagang sinisimot ko yung laman, o bakit ba? Mol-mol. Kumbaga, ganon. Kumbaga, syempre, sulitin mo yung pinambili mo, kumbaga ganon, di ba? So, total, doon mo nakakailanganin yung lagayan niya. O di, sirahin mo na para lang matanggal mo yung ano, yung laman. Kaya lang kasi, kumbaga, kapag ganito, very convenient na. Ito, bago pa to eh. Ayan, may takip pa siya. Pero kumbaga, pwede mo siyang iscoop na ganyan, o di ba? Mas madali siyang kuhanin. So, ang binibili ko na lang yung mga may ganito, yung naka-jar na. Para, yun nga, masimot mo siya ng mabuti. Ayun. So, moving on, pag nag-body scrub na, syempre, kailangan mo rin mag-wash. Ako, ang balat ko sa katawan, hindi sensitive when it comes to products. Kahit na anong sabon and body wash, pwede sa akin. As a matter of fact, yung nagkakalik ako ng iba't ibang soap. Kita ko sa inyo yung collection ng soaps. Ayan. Mabigat. Ito siya, iba-ibang soap. So, ito, binili ko to sa World Market yata, sa Concord. Yeah. May kasama siyang hand cream. So, ayan. Tapos, ito, L'Occitane, ganyan. Tapos, ito, World Market din. Ayan, may tatak pa siyang World Market. Sa World Market. Ito, sa L'Occitane. Ito, ayan. World Market din to, sa alam ko. Basta mahilig ako magbibili ng mga soaps. Di ba, meron din ako nito. Hindi ko pa siya nagagamit. Tapos, meron din ako ganyan. Goat milk. Tapos, saan ba yan? Ayan, Aveeno. Matik ako when it comes to, ano, to hoarding mga sabon-sabon. Tapos yun nga, meron this one. Ano ba to? Basta sabon din to. Ayan, nakalagay kasi Aris. Aris kasi ako. Babaw na kalagayan ko, di ba? And then, this one is Hermes. Yeah, dalawa sila, Hermes soap. Tapos meron din ako nung ito ay Tory Burch. Ayan, Tory Burch siya. O, di ba? Tapos yung iba, yung nga mga pinagkukuha ko sa hotel, ganyan. Ito mga ginagamit. Ayan. Tapos ito, ayan, Sisley na facial soap. Ito pa rin nagamit. Ito pa siya na-try, binili ko lang. Ito lang siyang i-try. Ayan, basta anything na ano na magustuhan kong soap. Pagka nasa grocery ako or any store na may soap, inaamoy ko muna. Ayan, pagka gusto ko yung ano, ayoko kasi yung super powering naman yung amoy ng sabon. So, ayun, ang gusto ko lang na amoy ng sabon is yun nga ito. Lavender, ganyan. Basta yung mga ano lang, pwede kayong mga citrusy. Ayun, mga ganun-ganun. So, ayan, mamaya ko na lang siya iusin muli. Tabi ko muna yung video ko. Sige, tabi ka muna. So, ayun nga. So, when it comes to my body, kahit na anong soap, kahit anong body soap, and kahit na anong body wash, pwede sa akin. So, sometimes, kapag ka, ano, yung body wash ang ginagamit ko with the loofah, parang na-scrub mo na rin yung katawan mo, ganun. So, ayan, pero mostly, yun nga, soap yung gamit ko. I'm sorry. Nagpa-burp ako. Tapos, moving on, itong, for face naman, is this one. I'm using, Sisley for my facial scrub. Ayan. So, yung facial scrub, hindi rin siya everyday na ginagamit. Siguro, ginagamit ko siya, twice a month. Ganyan. O kapag ka nag-makeup ako, pag nag-makeup ako, automatic, pagka tinanggal ko yung makeup ko, nag-facial scrub ako. So, ayun. Kasi
super sensitive ang balat ko sa face. So, talagang ano, hangga't maaari, ayoko siyang masyadong ginagambala. Kasi pag ginambala ko siya ng todo-todo, gagambalain din niya ako ng matagal. Kaya kung makikita nyo, ayan, may mga patsy-patsy pa rin ako ng mga pimples ko. Kaya, ayun, hinahayaan ko na lang muna siya. So, moving on, so, tapos na tayo sa body and sa hair. Syempre, pag mga balaw ka na, ganyan-ganyan. Syempre, pag natapos ka mag facial scrub, sabunin mo rin siya ulit. Na, ano, para lang mawash nga lahat yung mga beads na naiwan sa face. So, ayun. So, kapag ka, ano, kapag kayong, syempre, paglabas mo ng shower, ganyan, lalagay ko na agad tong turban ko nga dahil na magdi-drip yung ano, yung water. So, kailangan laging nakaturban na agad ako para hindi mabasa yung damit ko, ganyan. So, ano naman ang product na ginagamit ko sa katawan ko? Kapag malamig, usually, ang panahon, gumagamit ako ng Neutrogena body oil sa buong katawan ko. Kumbaga sa buong katawan. Kasi nga, tag na to, to keep the moisture, kumbaga parang ganun. Ayun. Kaya lang kasi pag sa humid days, ganyan kapag mainit, pag nag-oil ka, although hindi naman ito masyadong ano, pero kumbaga, yung utak ko kasi pag ano, sinasabi niya na parang ka mag-oil kasi papawisan ka. So kapag mainit niya ako, nagba-body oil. So ayan, naglalagay ako ng body oil sa buong katawan. So after that, gumagamit ako ng body cream. Ayan. This is from Victoria's Secret. Ayan, Victoria's Secret siya. Pero any body cream naman. Meron din akong body cream ng Bath & Body Works. So, ginagamit ko rin sa katawan. Sa katawan, hindi sa arms, sa katawan. Ito. Itong ano lang, itong katawan dito hanggang sa likod, ganyan. Ito, body cream. And then, when it comes to my arms, kung ano yung nilalagay ko, kung lalabas ako, nagamit ko ito. Yung may SPF na siya. So, ito, sunscreen na siya, water resistant, ayan, para sa arms lang. Kasi nga, syempre, pag nagdrive ko, o di kayo sa labas ka, kung tutusin natin, magkaiba na yung kulay ko. Ito, mas dark na yan. So, gumagamit ako ng sunscreen sa arms lang. Ayan. Yung sa sunscreen ko sa face, sinasama ko na pati yung neck. Pag naglagay ako ng sunscreen, anything na na-expose, nilalagyan ko siya ng sunscreen. Kapag kayong dito-dito lang ha, pero kung nasa sa beach ako, syempre, kahit nakadamit ka, naglalagay talaga ako na ano, madali ako ma-sunburn, lalo na when it comes to my shoulders and my nape, ganyan. So, pero kumbaga, kapag kayong dito-dito lang, yun nga, sunblock yung nilagay ko sa arms. And then, when it comes to my legs, kapag dito lang ako, o di kaya nakapantalon ako, ito lang ang ginagamit ko. Aveeno, o di kaya yung isa, yung Lubriderm. Mas gusto ng hobby ko yung Lubriderm. Kasi kung minsan, pagka na pati siya, nagkikipag-lotion siya. Yung Lubriderm kasi hindi siya malagkit sa katawan. Ito kung minsan malagkit siya sa katawan. Eh, dahil ito na yung nabuksan ko. So, ito na yung nakalagay dyan. O, di ba? Ito, legs to, yeah, from my thighs to leg. Ayan. Ibig sabihin, meron pang iba sa paa. When it comes to my heel, sa paa, kumaga, the whole feet na lang, sabihin na natin, I use this one, yung Bia. Ayan, konti na lang siya. Kasi, hindi ako mahilig magpa-foot scrub. So, para sa akin kasi, pagka nagpapa-foot scrub ako, lalong gumagaspang lalo na yung dito ng paa, gumagaspang siya tapos nagka-crack. Ayaw ko nakakaramdam ng, sabi ko nga sa inyo, ayaw ko nakakaramdam ng magaspang. So, ayun nga, so instead na magpa-foot scrub ako, naglalagay nga ako nito. Alam niyo kung saan ko ito natutunan? Is from my sister, Ate Marisa. So, malangit na ako ngayon, katraluluwa. Pero, kumbaga, nung bata ako, lagi akong
sa kanila nakatira tuwing summer, ganyan, pag wala nang pasok sa school. Tapos yun nga, sinasama niya ako sa mall, ganyan na mamasyal kami, namimili, kanya mahilig siya mag-shopping. So, naman ako sa kanya yung mahilig mag-shopping. So, yun nga, she uses this one, Nivea cream, sa paa niya kapag pagka nagka-crack. Yung ano, syempre pa sometimes pagka ano, lalo na kung lagi ka naka-chinelas o kaya may tendency na mag-crack nga yung ano, yung nagda-dry tapos nagka-crack yung bandang ganito ng heels. So ako, yan, morning and night, maglalagay ako nito. Syempre kailangan malinis ang paa mo bago ka maglagay ng cream mo, di ba? Ayun. So, ano pa ba? Nakalimutan ko sa paa, sa katawan. Ano pa ba? Nakalimutan pa ba ako? Yeah, I think that's it. So, sa face naman, alam nyo na yung routine ko sa face. So, ayun nga. So, sa head, itong scalp scrub, and then shampoo, conditioner, rinse, and then sometimes, ito nga, once a month, yung hair mask ng Pantene. Kahit na anong ano, product, kung minsan yun yung binibili ko, Dove, or kung ano man, na hair mask. Ito galing pa sa Pilipinas. And then, body scrub, ayan. Tapos, facial scrub from Sisley. And then, ito nga, yung body oil from Neutrogena. And then, dami, di ba? And then, itong body cream. And then, itong Nivea cream. O, di ba? Ayun. Yan yung lagi kong ginagamit sa katawan. Kung, yun nga, if you're wondering kung gano'n ako kaarte. Kaarte sa katawan ko. Talagang ano, when it comes to my skin, sa from head to foot, ganyan, masyado akong maarte. Hindi naman maarte. Vain. Basta yun nga, gusto ko lagi akong malambot, smooth, ganyan. Ayoko nakakaramdam ng gaspang. Kaya ako minsan, ina-avoid ko ngawakan yung mukha ko kasi alam ko may magaspang ako makakapa. Eh, yan. Aminado naman ako. So, ayan. Hawakan ka na naman. Paka may mga, kasi ako kasi, pag may ano talaga, yung daliri ko talaga, hindi ko mapigilan. Kaya, hanggat maaari, ayokong hawakan yung mukha ko. Kasi ba, ayan nga, nasugot ko na ngayon. Yun dito, dahil nakutkot ko na, o, diba? Guilty. Ayun. So, I think that's it for now for my bathroom routine. Sana may nakapulutan kayong karte. Ayan, so kapag just comment below kung may mga questions kayo or yun nga, kung ano pa yung mga gusto nyong i-share ko sa inyo na vlog. So don't forget to subscribe and like to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos ko. Till next time, peace lang tayo. God bless. Bye-bye.